Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Edward. Ilang buwan na rin akong nakikinig sa inyong programa, kaya naisipan ko ring ipadala ang aking mga karanasan at nalalaman. Ang una kong natatandaan na kababalaghang naranasan ko ay nung nag-aaral pa po ako. High school ako noon, nang ang isa naming kaklase ay sabihan. Hindi malinaw sa amin kung anong masamang espiritu yung sumapi sa kanya. Pero hindi ito ordinaryong pagsabi lang, dahil nasaksihan talaga namin yung malakas na kapangyarihan noon. Na habang nagwawala siya sa loob ng aming silid-aralan, bawat madaanan niyang bintana ay talagang nababasag yung mga salamin. Kaya takang-taka kami, dahil wala namang humahawak doon. Basta kusa lang iyong nababasag. Nasa lakas pa nga noon ay para talagang sumasabog. At nang minsang dalawin namin siya sa kanilang bahay, ay nakita namin ang pagbabago sa kanyang mukha. Tinubuan siya ng mga buhok at naging mabalasig na nakakatakot talaga. Idagdag pa yung pagbabago ng kanyang boses, na mahalata mo talagang hindi na siya ang nagsasalita para sa kanyang sarili. Naawa kaming mga kaibigan at kaklase niya sa kanya dahil nakatali siya. Ginawa daw iyon ng mga magulang niya sapagkat nagwawala daw ito. Sa kasawiang palad, lumuba ang kalagayan ni Clarissa at hindi na ito nagamot pa. At sa mura niyang edad ay namatay po ang aming kaklase. Nang hinayang talaga kami sa kanya, maganda pa naman si Clarissa. Siya ang madalas pa nga naming ipinanglalaban noon sa mga beauty contest. At isa rin ito sa mga inaasahan talaga sa klase namin, dahil matalino rin si Clarissa. Kaya nang nakipaglibing kami, ay ramdam na ramdam namin yung pagdadalamhati ng kanyang mga magulang. Kaya, nung masaksihan ko yung mga bagay na iyan, ay nasabi ko talaga sa aking sarili na may mga nangyayari pala talaga dito sa mundo na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring hindi mo araw-araw na nakikita at pangkaraniwan. Makalipas ang ilang taon, ay muli akong nakasaksi ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Noong mga panahong ito, ay kasalukuyan na ako nag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa dami ng mga ginagawa namin sa paaralan, ay kadalasang ginagabi na ako ng pag-uwi. Wala kasi akong sariling computer noon, at dumadayo pa ako sa bahay ng kaklase ko sa San Juan para doon makigamit. Kaya pagkagaling namin sa aming paaralan, ay dumidiretso kami sa kanila. Minsan, nang pauwi na ako sakay ng jeep, ay bigla na lang akong natigilan nang makakita ako ng babae
na nakasuot ng kulay puti. At nakayuko ito na nakalugay yung mahaba niyang buhok. Doon ito nakaupo sa dulong bahagi habang ako naman ay nasa may likuran ng driver. Kahilera niya ang isa pang pasahero na nakaupo naman sa bandang gitna na sa palagay ko ay isa ring estudyante. Nagtaka ako dahil sa wala naman ito kanina doon. Kaya kinabahan na kaagad ako dahil sa itsura pa lang nito ay iyon na nga marahil yung naiisip ko. Isa itong white lady. Natulala ako. Hindi ako nakagalaw at nakapagsalita. Wala itong anumang sapin sa kanyang paa na hindi rin siya gumagalaw at nanatili lamang siya sa ganong posisyon. Na nang marating na namin yung bahaging maliwanag ay bigla na lang rin itong naglaho. Tinandaan ko yung parte na iyon ang daan. Kaya tuwing mapapadaan ako doon ay nagiging alerto na ako at inihahanda ko talaga ang aking sarili. Pero awa naman ng Diyos ay hindi naman na naulit pa yung pangyayaring iyon. Ang kababalagang sunod kong naranasan ay noong nagtatrabaho na ako. At dahil sa mahusay naman akong makisama, kung kaya nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Minsan ay nayaya kami ng isa naming katrabaho at kaibigan na si Ruel doon sa bahay nila. Ang sabi niya sa amin ay naghanda raw sila ng kaunti dahil kaarawan ng misis niya. Nanoy kasalukuyang nagdadalang tao sa panganay nilang anak. Kaya pagkatapos ng trabaho namin ay magkakasama kaming nagpunta sa kanila. Lima kaming lahat na lalaki at isang babae na taga HR department. Hindi ko gaano ka-close si Lani na taga HR, pero mas matagal na kasi sila nagtatrabaho doon sa aming kumpanya, kung kaya mas nakikilala na nila ang isa't isa. Gabi na nang kami ay dumating sa kanila. Halos 3 oras din kasi yung naging biyahe namin. Medyo malayo pala yung sa kanila. Taga San Mateo siya. Pero nagustuhan ko yung kanilang lugar. Para ding probinsya. Hindi dikit-dikit ang bahay at medyo tahimik din. Masarap yung simoy ng hangin na madali mong masasabi ang pagkakaiba. Hindi talaga ito polluted. Kesa doon sa hangin na lagi kong nalalangap sa metro. Habang nagpapahinga ay ipinakilala niya kami sa kanyang asawa. Bagong sama lang sila. Pagkapahingang sandali ay nagkainan na kami. Maya-maya ay napansin na namin inihahanda na ni Ruel yung mesa kung saan kami magiinuman, na nagkakabiruan na dahil sa mahilig talagang uminom ang mga kasama ko sa trabaho. At nang mag-uumpisa na ay medyo nagulat pa ako dahil sa humarap din doon sa inuman si Lani. Di ko talaga inaasahan yon. Dahil walang wala sa itsura niya ang umiinom ng alak. Napaka-demure kasi nito. Pero may natatago din palang kakulitan. Pino siya kung kumilos at manalita, pero kapag bumanat ay talagang mabenta. Kaya naging mas masaya yung aming inuman. Dahil bukod kay Jake ay naroon pa si Lani na mahusay ding magpatawa. Kaya hindi ko talaga akalaing sa kabila ng aming kasiyahan ay may mararanasan pala akong kakaiba nung gabing iyon. Isang pangyayari na talagang ang hirap paniwalaan, pero totoong naganap
at akin mismo nasaksihan. Dahil sa sobrang kakulitan at kasiyahan, ay nagpasya na kaming doon na lang matulog. Dahil pare-pareho kami ng nararamdaman, parang ayaw na naming matapos yung kasiyahan ngayon. At dahil sa wala naman kaming pasok sa kinabukasan, kung kaya naman wala kaming dapat na alalahanin. At pare-pareho din naman kami mga single at wala pang pananagutan. Kaya naman, malayang malaya kami. Mabilis na lumipas ang mga oras. Walang humpay ang aming kasiyahan at mga pagtatawanan. Hanggang sa mamalaya na lang naming wala na pala kaming inumin. Nagpresenta si Ruel na siya na lang ang bibili. Dahil syempre, mga bisita niya kami. Pero napagkasunduan namin, sasamahan namin siya ni Jake. Na nang mabanggit naman ni Ruel na didiretso kami doon sa karinderya upang bumili ng pulutan, ay nagsisamahan na rin sila. At sinabing maggoto na raw muna kami para bumaba yung aming mga tama at nang mahulasan. Kaya nagkasundo kaming lahat na magkakasamang magpunta doon sa sinasabing karinderya ni Ruel. Niyaya din namin nila Ruel ang kanyang asawa pero ayaw nito at kami na lang daw. Basta bilisan lang umano namin dahil sa wala siyang kasama. Dahil sa sinabing iyon ng misis ni Ruel, kung kaya naisipan ni Lani na magpaiwan na lang. Nagbago ang isip niya at sinabing hindi na lang raw siya sasama. Nang sa ganon ay may makasama ang asawa ni Ruel. Kaya lumabas na kami ng kanilang bahay upang mabilis na makabalik. Habang nasa daan ay masaya pa kaming nagkukwentuhan. Nang bigla akong makarinig nang parang mayroong humihingal at ito ay sumusunod sa amin. Mabilis na nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. Pinakiramdaman ko yung mga kasama ko. Patuloy lang silang nag-uusap at parang wala silang napapansin. Hindi muna ako umimik. Patuloy lang akong nakiramdam habang sumusunod sa kanila. Hanggang sa bigla na lang ring nawala yung tunog na naririnig ko. Pero nagulat kami nang matanong namin sa unahan ang isang tao na nung una ang akala namin ay dumudumi lang ito doon sa damuhan. Naroon siya sa may gilid ng daan. Nakatingala pa ito na kahit ako ang buong akala ko talaga ay nagbabawas lang. Pero nang dumiretso kami ay doon na namin nakita yung nakakatakot nitong itsura nang bigla itong lumingon. Kaya sa takot at pagkabigla na rin ay nagsitakbuhan kaming pabalik. Pagdating namin sa kanila ay tanggal na pare-pareho yung mga tama namin. Naglabasa na rin yung aming mga pawis. Napabirong nasabi pa ni Jay na hindi na pala kailangan yung goto para magpahulas. Pero nung amin nang pinag-uusapan iyon ay nagkaroon na kami ng iba't ibang pananaw tungkol sa aming nakita. Ang sabi nung isa naming kaibigan ay baka lasing lang. Yung isa naman ang sabi ay baka isa lang adi. Pero kitang-kita namin pare-pareho. Nakakaiba talaga yung kanyang itsura. Na nakakatulad talaga ng mga lumalabas sa pelikula na mga aswang. Pero dahil nga sa hindi iyon nangyayari madalas, kung kaya pilit namin iyong binibigyan ng paliwanag. Dahil karamihan din sa amin ay hindi naman talaga naniniwala pagdating sa mga aswang. Pero sa tingin ko ay hindi lang iisa
yung aswang na gumagala sa kanila. Sa pagkakaunawa ko, ay iba yung aming nakita sa naramdaman ko nung naglalakad pa lang kami. Inabutan na kami ng madaling araw na walang ibang pinag-uusapan kundi yung tungkol sa aming nakita. Yun ang nagsilbi naming inumin at pulutan, na yung asawa ni Ruel ay hindi na rin nangimik na magkwento ng kanyang mga nararamdaman sa tuwing siya lang ang nasa bahay. Pagsasalaysay nito sa amin ay may nararamdaman nga rin umano siya na umaali-aligid sa labas ng kanilang bahay tuwing gabi, lalo na kapag wala pa si Ruel. At lumakas nga yung aming hinala na aswang nga talaga yung aming nakita nung nagpunta kami sa bahay nila Ruel. Dahil makaraan lang ang ilang buwan ay aming nabalitaan na nakunan ang kanyang asawa. Pero sabi ni Ruel, bago yun mangyari ay ilang gabi nang may nararamdaman sila mag-asawa na parang laging mayroong nasa kanilang bubungan, na kapag kanya yung sinisigawan at sinusundot ng walis yung kanilang bubong, ay naririnig pa niya yung pagbagsak nito sa lupa na tumatalon iyon mula doon. At tandang-tanda umano niya na nung gabing iyon ay nakakita siya ng isang malaking pusa na papalapit sa kanilang bahay na kanya nang isasara yung bintana. At nung madaling araw ay iyon na nga ang nangyari. Nagising na lang siya dahil sa malakas na pagsigaw ng kanyang asawa. Na nang siya ay bumangon ay nakita na niya yung nagkalat na dugo sa kanilang higaan. Sabi ng asawa niya, naramdaman na lang nito na parang sinugatan yung loob ng kanyang puwerta. Kung kaya nagising siya at napasigaw. May nakita pa raw ito na isang tao na nakatalikod, na ayon pa sa kanyang paglalarawan ay nangingintab pa umano yung likod. Pero maging siya ay naguguluhan, di niya maisiguro kung namamalikmata lang siya noong mga oras na iyon o totoo ba yung kanyang mga nakita. Dahil iglap lang ay nawala na rin umano iyon. Kaya parang ang hirap daw talagang ipaliwanag. Ako nga pala si Roman, isang OFW at kasalukuyan ngayong nagtatrabaho dito sa France. Gusto ko lang sanang ibahagi din sa iyo yung naging karanasan namin ng pinsang ko. Nangyari po ito taong 1995 doon sa aming probinsya, na ang edad ko noong mga panahong iyon ay 17 anyos. At kasalukuyan kaming nag-aaral noon ng pinsan ko doon sa bayan. Bali magkaklase kami. Magkababata kasi kami nito at matalik na magkaibigan. Ito ay si Bien. Sa klase namin ay may naging kaibigan kami ng pinsang ko, si Maynard. Madali namin siyang nakapalagayan ng loob. Kaya sa lahat ng mga aktibidad namin sa paaralan, ay kaming tatlo ang laging magkakasama. Hanggang sa mapalapit na talaga siya sa aming magpinsan. Kung minsan nga ay sumasama siya sa aming lugar at doon natutulog. Kilala na rin siya ng mga pamilya namin ni Bien. Kaya minsan ay sinabi niya sa amin na kami naman daw magpinsan ang pumunta doon sa kanila. Nang sabihin niya sa amin iyon ay malapit na pala ang piyesta sa kanila at inimbitahan niya kami. Natuwa naman kaming pareho ni Bien at sinabi naming magandang ang pagkakataon iyon
na kami naman ang makapunta sa kanila. Mabilis na lumipas yung mga araw. Di namin halos na malayan na sumapit na pala yung araw ng kapistahan kanila Maynard. Ang kaso, isang araw bago ang pista sa kanila, ay nagpaalam na siya sa aming magpinsan na hindi na siya papasok kinabukasan dahil magiging abala umano siya pagkat maraming gagawin sa kanila at siya ay tutulong. Kaya kanya na lang kaming tinuruan at ipinaliwanag din niya sa amin kung paano ang pagpunta doon sa kanila. Kaya nang sumunod na araw, tulad ng kanyang sinabi, ay hindi na nga siya pumasok. At kami na lamang ng pinsang ko na si Bien ang magkasamang pumunta sa kanila. Pagkatapos ng klase ay sinundan namin yung lahat ng kanyang mga sinabi para makarating sa kanila. Pagbaba namin ng jeep ay napansin namin kaagad yung mga banderitas na nakasabit. Kaya nakaramdam kami ng saya. Na-excite kaming pareho ng pinsang ko. Kaya parang nag-uunahan yung aming mga paa sa paglakad. Sinundan lang namin yung daan papasok kung saan maraming banderitas na nakasabit na nakatawid sa daan. Di nagtagal ay natanaw na namin yung bahay at ang dami ng mga tao. Malubog na ang araw noon. Kaya tamang-tama naman at nakarating na kami, sabi pa namin ng pinsang ko. Nang malapit na kami sa bahay, ay natawag kaagad yung pansin ng karamihang naroon at napatingin sila sa amin. Halata sa kanilang mga mukha yung pagtataka kung sino kami na hindi nila kami nakikilala, na kapwa hindi kami pamilyar sa kanila. Isang babae kaagad ang sumalubong sa amin. Maya-maya ay may lumapit din na isa pang lalaki. Naisip naming marahil ay sila yung mga magulang ni Maynard. Kung kaya bumati naman kami sa kanila at hinahanap ang kaibigan namin. Sinabi naman nilang may pinuntahan lang itong sandali. Sinundo daw nito yung iba pang mga kaibigan na taga sa kanila. At ibinilin nga raw kami sa kanila na kapag dumating ay sila na ang bahala na kanila kaming asikasuhin. Natuwa naman kaming pareho ng pinsang ko dahil sa kanilang pag-iistima na ginagawa sa amin. Pinaupo na nila kami sa tabi ng isang mahabang mesa. Ang daming pagkain. Napakaraming putahe ang nakahain. At lahat ay masasarap. Kaya kapwa, takam na kami ng pinsang ko. Idagdag pa na talagang gutom na rin kami. Dahil anong oras pa kami nagtanghalian nung nasa paaralan. At sinadya namin kaunti lang ang kainin bilang paghanda. Dahil alam naming mapapalabang kami ng kainan at inuman. Nang magsimula na kaming kumain ay napansin kong tila nasa aming lahat ang kanilang atensyon. Nung una ay medyo nawirduhan pa ako sa kanila pero naisip ko rin marahil ay dahil nga iyon sa noon lang nila kami nakita. Mga dayo lang kasi kami sa kanilang lugar. Pero habang tumatagal ay nakakailang na yung ginagawa nilang mga pagtitig na iyon sa amin. Hindi ko na iyon nagugustuhan. Napakiramdam ko ay para bang itinigil nila yung kanilang mga ginagawa simula nang dumating kami. At sa amin na nila itinuon yung kanilang mga pansin. Na habang tumatagal yung paraan ng kanilang pagtitig sa amin ay tila hindi na dahil sa kami ay dayo o bago sa kanilang paningin. Para kasing may masama na yung intensyon. Lalo pa nga kapag aking nasusulyapan yung mga kalalakihang may hawak ng mga itak. Dahil doon,
ay pasimple kaming nag-usap ng pinsan ko. Kinutuban na kasi kami nang hindi maganda. Nauna akong tumayo at sinadya kong lakasan talaga ang boses ko upang marinig nila. Sinabi ko sa pinsan ko na iihi muna ako. At pabiro kong sinabi sa kanya na huwag niyang pakikialaman yung pinggan ko. Dahil hindi pa ako tapos kumain. Sumagot naman si Bien at sinabing sasama siya dahil naiihi rin. Kaya nagmamadali naming tinungo yung bahaging mapuno at doon umihi. Pero ang totoo ay nagkunyari lamang kami. Nang nasa likod na kami ng malaking puno at sa tansya namin ay hindi na nila kami nakikita, ay mabilis na kaming nagtatakbo. Sinuhot namin yung masukal na bahagi ng lugar na iyon. Hindi na namin alintana pa kahit magkagalos-galos kami dahil sa mga nakahambalang na mga sanga at halaman. Ang mahalaga para sa amin ng mga oras na iyon ay ang makaalis kami doon. At nang makabalik na kami sa daan, ay malayo na kami doon sa bahay at hindi na namin tanaw iyon. Hanggang sa marating na namin yung pinaka-highway at nang may dumaang tricycle, ay agad na kaming nagpahatid doon sa sakayan ng jeep. Pagdating namin sa terminal, ay nagpasya na kaming sumakay. Kahit pa nga ang alam sa amin ay hindi kami uuwi nung gabing iyon. Dahil doon kami kanila Maynard matutulog. Habang inihintay naming mapuno ang sasakyan, ay bigla namang nakita namin si Maynard na may hinatid na bisita. Maging siya ay nagulat na kanya kaming makita doon. Nagtaka siya kung bakit daw kami naroroon. Kaya sinabi naming galing na kami sa kanila. At tumakas lang dahil iba na ang pakiramdam namin sa mga taong naroon sa kanila. Pero nagtaka ito at nagulat. Nakita ko pang napakunot noo siya nang marinig yung aming mga sinabi. At paano raw nangyari iyon? Eh hindi nga raw niya kami nakita doon sa kanila. Na kanina pa nga raw niya kami inihintay na magpinsan. Nag-alala na nga raw siya. Kaya gusto niya sana kaming sunduin. Kaya lang, naisip niyang baka naman kami magkasalisi kung kaya hindi siya umalis sa kanila. At noon lang daw siya umalis ng kanilang bahay pagkat naisip niyang hindi na siguro kami darating. Kaya inihatid na niya yung kanyang mga pinsan na pumunta. At naging malinaw na sa amin ang lahat na iba palang piyestahan ang aming napuntahan. At nang ikwento namin sa kanya ay nanlaki ang mga mata nito at napabulalas ng swerte daw namin at nakaligtas pa kami. Dahil yung napuntahan daw naming lugar ay bantog pagdating sa mga aswang. Nakilala ang lugar na iyon na pinamumugaran ng angkan ng mga aswang. Niyaya niya kami sa kanila na noong una ay nagdalawang isip pa kaming magpinsan dahil na rin sa aming naranasan. Pero pinagtawanan niya kami at sinabing wala silang lahing aswang. At sa wakas ay nakarating na nga kami sa kanila. Nagkainan at nag-inumang kami. Doon na rin kami nakitulog. At diyan po nagtatapos yung aking karanasan, Sir PB, na muntik na kaming makatay at maihandang magpinsan sa isang pestahan. Marami pong salamat at sana ay magustuhan niyo po ang kwento kong ito. Kumusta po kayo, Sir PB? Nais ko sanang ibahagi sa inyo yung naranasan kong kababalagan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bats. Yan kasi ang palayaw na ibinansag nila sa akin. Taong 1997 po kasi, Sir PB, habang nag-aaral po ako sa kolehiyo, ay may nakilala po ako. Bago kasi magsimula yung aming ROTC, ay nakakaugalian ko ng tumambay muna sa isang tindahan sa labas ng campus.
At habang hinihintay ko yung oras ng pagsisimula, ay doon ako naninigarilyo. Madalas ko siya nakikita doon na nakatambay rin. Hanggang isang beses, ay nilapitan niya ako at nakipagkwentuhan siya sa akin. Siguro ay napapansin na rin niya ako na lagi doon naghihintay tuwing ROTC namin. Bali magkaiba kami ng kurso, Sir PB, hanggang sa naging matali kami magkaibigan. Naging kaibigan ko na rin maging yung mga kaibigan niya. At minsan nga, ay nagkayayaan na mamasyal kami sa Dasma, sa may Cavite. Sembre kasi namin noon. Doon kami nagpunta sa Salitran. Noong mga panahon iyon, ay wala pa gaanong kabayan sa lugar na iyon. At napakarami pang mga bakanting lote. Yung bahay na tinuluyan namin noon ay may katabing mga naglalakihang puno ng mangga. At mayroon din silang ginawang maliit na kubo doon. Doon kami pumesto nung mag-inuman kami. Nang nangangalahati na yung aming iniinom, ay nagpaalam akong sandali. Sabi ko sa kanila, naiihi lang ako. Lumakad akong palayo sa bahay nung hindi na ako naabot ng liwanag na nagmumula doon. Nang bigla na lang may malakas na hanging dumaan sa ibabaw ko. At naramdaman ko pa ngang parang may sanga na tumama sa gilid ng ulo ko. Sa pagkabigla ko, ay isinara ko na kagad yung zipper ng pantalong ko na hindi pa natatapos yung aking ginagawang pag-ihi. At nagmamadali akong bumalik sa kanila doon sa kubo. Nahiya naman akong sabihin sa kanila yung naramdaman ko. Naisip ko rin kasi na baka kantsawan pa nila ako, sabihan duwag at gumagawa lang ng kwento. Nang matapos na kami, ay nagkayayaan na doon na lang kaming lahat matulog sa may kubo. Dahil presko daw doon. Pero tumanggi ako at sinabi kong doon na lang sa loob ng bahay. Pero mapilit sila at sinabihan pa akong walang pakisama. Kung kaya, napilitan na rin ako. Wala pa namang dingding yung nasabing kubo na iyon. Para lang itong isang cottage sa resort na ginawa ng upuan sa gilid. Inalis na rin namin yung mesa na nasa gitna upang mahigaan yung sahig noon. Nang nakakaidlip na ako, ay bigla na lang akong nagising dahil sa mga malalakas na pagsigaw. Naalimpungatan ako at nakita ko silang nagtatakbuhan ng lahat papasok ng bahay. Napaupo na ako noon mula sa pagkakahiga. Pagtayo ko ay nakita ko yung isang tao na nung una pa nga ay inakala kong isang taong grasa. Nakatalikod kasi ito sa akin. Pero nang bigla itong lumingon ng kanya na akong mapansin, ay doon ako napasigaw at nagtatakbo na rin. Sa pagkataranta ko, ay natalong ko talaga yung gilid ng kubo. Doon ko napatunayan na totoo pala ang mga aswang. Nakakatakot at mabalasik yung mukha nito. Sa sobrang takot ko na maabutan, ay nagtatakbo ako hanggang sa kalsada. Hindi ako nangatok sa may pinto dahil naisip ko nga na baka maabutan ako noon. Tiyempo naman na may papadaan ng mga rumorondang tanod. Kanila ako nilapitan at sinabi ko naman kung ano ang nangyari. Pinuntahan namin yung aswang doon sa likod pero wala na yun doon. At iyan po yung personal kong karanasan, Sir PB. Sana po ay inyo ring maibahagi ang kwento kong ito sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po.
at hanggang sa muli.